40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay. Kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya ang roon ang lahat ng uri ng kahoy, na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas." Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman niyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang paghahariin. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Thank you.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ang anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na dihamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na dihamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y magahari sa buhay. Kailaki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po lahat. Yeah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-aayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya ang kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayang kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukan ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula noy, ipitinayo sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At ang mga kababayan, mga kadiboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Unang linggo ng Kwaresma, paglalakbay kasama si Jesus sa Sareno patungo sa krus ng ating kaligtasan, patungo sa muling pagkabuhay na siyang maghahatid sa atin sa kaharian ng Ama. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Unang linggo ng Kwaresma. Kaya nga, kung naalala nyo nung Miyerkules, sinimula natin ang banal na panahon na ito sa pagpapahid ng abo. Sino yung nagpapahid ng abo nung Miyerkules? Taas nga ang kamay. Ayan. Tingnan nyo yung katabi nyo, baka may abo pa. No? Nabihin nyo, maligo na. No? Biro lang po. No? Tayo ay nagpapatuloy sa paglalakbay na ito. At paulit-ulit nyo pong marinig sa akin para hindi natin makalimutan, sa mga panahon na ito, 40 araw ng Kwaresma, paiigtingin, dadagdagan ang tatlong bagay, tatlong gawain, sakripisyo, kawang gawa, at panalangin. Dapat itong Kwaresma, itong mga bagay na ito,
dinadagdagan. Ulitin ko ha, dinadagdagan. Hindi lang dapat tuwing Kuwaresma tayo nagsasakripisyo, nagkakawanggawa at nananalangin. Dapat buong taon, habang buhay. Pero pag Kuwaresma, dinadagdagan natin ang tatlong gawaing ito para lalo tayong makasunod kay Jesus Nazareno. Kaya habang nasa unang linggo pa lang tayo ng Kuwaresma, tanungin natin ang ating sarili, ano ang sakripisyong inaalay ko ngayon kay Jesus Nazareno ngayong Kuwaresma? Magbabawas muna ako ng pag-inom, ng pagkain, ng gastos. Anong sakripisyo ang aking ginagawa, dinadagdagan ngayong Kuwaresma? Anong kawanggawa? Kung dati-rati, Father, nagbibigay naman talaga ako lagi sa pulubi. Tumutulong naman ako, dagdagan mo ngayon, Kuwaresma. At hindi naman kailangan pera. No? Dagdagan mo yung kawanggawa mo, yung pagpapasensya mo, yung panahon mo, salip na mag-computer ka lang, manood ka, dumalaw ka sa may sakit, sumama ka sa mga napupunta sa mga bilangguan para tumulong, maglingkod sa simbahan. At pangatlo, panalangin. Father, nagdadasal naman ako araw-araw. Dagdagan mo ngayon, kahit man lang 10 minuto pa, o dadaan ka sa simbahan bago ka umuwi. Dagdagan natin ang tatlong bagay na ito ngayong Kuwaresma. Hindi pwedeng katulad lang ng dati. Bakit natin kailangang gawin ito? Ang tawag nga sa mga gawain ito ay spiritual exercises. Ehersisyong pangkaluluwa. Bakit? Hindi ho ba yung meron ho dito siguro sa inyo na nag-physical exercise? Siguro iba, nagpupunta pa sa gym. O meron kayong silid, meron kayong lugar sa bahay ninyo kung saan ka nag-exercise. Tumatakbo ka siguro, nagbubuhat ka. No? Bakit ginagawa yon? Yung physical exercise? Para lumakas ang katawan. Kaya ka nagbubuhat. Para pag dumating ang panahon, kahit isang sakong bigas, kaya mong buhatin. Kaya pag nagkasunog, kahit frigidaire, kaya mong buhatin. Kahit yung kama. Dahil nag-e-ersisyo ka. Kung sa katawan ginagawa natin yon, nag-e-exercise ka, lalo na sa ating kaluluwa. Kaya kapag hindi ka nagdarasal, hindi ka nagkakawanggawa, hindi ka nagsasakripisyo, lampa ang kaluluwa mo. Kaya nga di ba, yung hindi nag-e-ersisyo, sakitin. Yung hindi nag-e-ersisyo, di ba, isang bangko lang ang binuhat, hingal na. Ganun din sa ating buhay espiritual. Kung hindi ka nag-e-ehersisyo, gaya nung sinabi kong tatlong yon na ginagawa natin ngayong Kuwaresma, pag dumating ang tukso, laglag ka. Bagsak ka agad. Isang kalabit pa lang ng tukso, knock out ka na. Kaya nga yung linggong ito, unang linggo ng Kuwaresma, lagi nating naririnig ang kwento ng natukso si Jesus Nazareno. Kaya pagkulang ka sa spiritual exercise, isang mali pa lang ng kasama mo, mainit na agad ang ulo mo. Nakikipag-away ka na agad. Makikipagsuntukan ka na agad. Magmumura ka na agad. Makita mo pa lang may pera diyan, matutukso ka na agad. Hindi ka man lang lumaban, makipagbuno, dahil mahina ang kaluluwa, kulang sa exercise. Kaya ngayong panahon ng Kuwaresma, tayo'y nag-e-ehersisyo dahil bahagi ng buhay. Si Jesus Nazareno natukso. Tayo pa kaya? Pero ang mabuting balita, bagamat totoo ang tukso,
Bagamat hindi maiiwasan ng tukso, totoo din ang biyaya ng Diyos. Totoo din ang lakas ng Diyos. Hindi tayo tinutukso ng Diyos. Demonyo lang ang nanunukso. Dahil ang tukso, ginagawa ng demonyo para madapa tayo. Pero ang Diyos, sinusubok tayo. Bakit tayo sinusubok ng Diyos? Sinusubok tayo ng Diyos para lumabas yung tunay nating lakas. Sapagkat nagtitiwala sa atin ang Diyos. Kaya hindi natakot ang Ama nang natutokso si Jesus sa Sareno. Sapagkat alam niya, matibay si Jesus sa Sareno. Alam niya, tapat si Jesus sa Sareno. Kaya napansin niyo, kahit si Jesus sa Sareno nagdadasal, kahit si Jesus sa Sareno nagsasakripisyo, kailangan ba niya yun? Sa totoo lang, hindi niya kailangan yun. Anak na siya ng Diyos. Pero dahil siya'y totoong tao, ipinapakita niya sa atin, kailangan yung mga gawain iyon. Para pag dumating ang tukso, matibay tayo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, matibay ba ako sa tukso? O mabilis kang bumigay sa tukso? Kapag nakakita ka ba ng magandang babae, itatago mo na yung singsing mo para hindi makitang may asawa ako. No? Pag nakakita ka ba no, ng bote ng alak, para ka bang no, uhaw na agad, hindi ka na makapagtimpi. Kapag may nakita ka bang may nagsusugal sa kanto, para ka bang hinahatak, pumunta doon at makipusta. Malakas ka ba sa tukso? Mabilis ba uminit ang ulo mo ngayon? Mabilis ba ang mga masasakit na salita, mga mahalay na salita na lumalabas sa iyo ngayon? Baka kailangan mo ng ehersisyo. Kaya nakita nyo, nagbubuhat, pasan ni Jesus sa Sareno ang krus. Hindi para ibagsak siya. Hindi para idapa siya. Kundi para lumakas siya. Huwag kayong matakot sa krus. Kung may krus man tayo sa buhay, kaya nga nung Miyerkules, tinatakan tayo ng krus para sabihin sa atin, bahagi yung krus. At yung krus na yan, ang magpapalapit sa atin sa Diyos. Ang magpapalakas sa atin sa Diyos. Ngunit kailangan hindi tayo humiwalay sa Diyos. Alam niyo po, ang lahat ng tukso, isa lang ang pinatutunguan. Ang huwag kang umasa sa Diyos. Ang huwag mong isama ang Diyos. Ang pangunahan mo ang Diyos. Kaya sa unang pagbasa, si Adan at si Eva, nung tinukso, anong sabi ng Diablo sa kanila? Kainin mo yan. Magiging katulad ka ng Diyos. Hindi ba yun naman din ang gusto ng Diyos sa atin? Matulad tayo sa Kanya? Anong diferensya na hindi napansin ni Adan at ni Eva? Matutulad ka sa Diyos, pero hindi mo kasama ang Diyos. Kaya yung sa Ebanghelyo ngayon, ganun din ang tukso ni Satanas. Napansin niyo yung tukso, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Pansinin niyo yung demonyo, binubuyo ka kung ikaw ang anak ng Diyos. Hindi ba totoo naman si Jesus sa Sareno ang anak ng Diyos? Anong diferensya doon? Pinangungunahan ng Diablo si Jesus na Sareno. Kaya di ba nung bata tayo may tukso, o kung matapang ka nga, sige nga, hawakan mo tenga niya. Kung matapang ka nga tao, sige nga, umbagan mo na siya. Pinangungunahan ang Diyos. Kaya dumadating ang panahon, sumasalungat tayo sa Diyos. Iyon ang tukso.
tinutulak tayong palayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito, pagdasal po natin ang bawat isa. Mag-ingat po tayo. Kahit yung mga kakala natin mabuting ginagawa, kaya nakita niyo ang demonyo, kabisado ang Biblia. Ang demonyo si Satanas, ginagamit pa ang banal na kasulatan. Kaya kahit mabuting gawa, pwedeng gamitin para ilayo tayo sa Diyos. Kaya lalo tayong paigtingin ngayong Kwaresma ang mga gawaing ito. Sakripisyo, kawang gawa, at panalangin para pag dumating ang tukso, pag dumating ang pagsubok, pag dumating ang krus, katulad ni Jesus sa Sareno, tayo'y maging malakas. Kaya sa pagkapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, sa pasimula ng Kwaresmang ito, maglalakbay kami kasama mo. Hindi ka namin iiwan. Hindi ka namin pangungunahan. Hindi ka namin sasalungatin. Sapagkat alam namin, mahal na pong Jesus Nazareno, ang iyong lakas, ang iyong biyaya, ang tutulong sa amin sa panahon ng tukso. Mahal na pong Jesus Nazareno, samahan mo kaming lagi sa krus ng aming kaligtasan, patungo sa tagumpay ng muling pagkabuhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, pagpalain ninyo po kami. Amen. Magsitay na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan-tao siya lalang Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nagbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idulog natin ngayon ang ating mga kahilingan sa Diyos at sa bawat kahilingan ng ating tugon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan, kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng mga social worker at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig.
Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming matapat, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya, kami rin maging tinapay ng buhay sa aming sama-samang paglalakbay pabalik sa iyo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magstay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain na kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong naging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ng pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
magsulod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, hinihiling natin na bigyan tayo ng lakas ni Jesus sa sareno, lalo na sa panahon ng tukso at pagsubok. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na po si Monsignor Josefino Ramirez na dating kura ng Quiapo, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
At ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Patawad po kung minsan kami tinatamad magdasal, magsakripisyo at magkawanggawa. Patawad po kung minsan ay pinangungunahan namin kayo at sumasalungat kami sa iyong kalooban. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang ating lakas laban sa tukso at sa panahon ng pagsubok. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Ngayong panahon ng Kuwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibay ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno, at pag-ibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Tugnay po nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa collection ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic, mga batang kulang sa pagkain, biktima ng bagyong paeng, at iba pang kalamidad noong 2022. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection sa darating na February 28, Martes sa ganap na ikapito ng gabi, dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Madrulang, ang ating parochial vicar. Pinapalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusot ng tamang face mask. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong pakikilahok sa banal na misa. Maraming salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala ng pang-ayuda para sa mga kapatid nating nasalanta. Salamat po ang ating debosyon sa Poong Nazareno ang nagpapatibay ng ating pananampalataya para lalo tayong tumulong sa ating kapwa, para lalo tayong maging matuwid sa pamumuhay. Kaya ngayong Kuwaresma, ipagdasal natin na ito'y maging mabiyaya, na tayo'y maging malakas sa panahon ng tukso at pagsubok upang lalo tayong mapalapit kay Jesus Nazareno na siyang ating tagumpay at kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, ipinayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas at tagumpay ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.